Review naman tayo sa paghahanda sa 2025 elections. Mga gagamiting printer naman para sa balota ang pinasilip ng COMELEC ngayong araw. Kauna-unahan daw itong gagamitin sa Asia at hanggang 1,000,000 balota kada araw ang kaya nitong iimprinta. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Guaves. Personal na inspeksyon ni COMELEC Chairman George Garcia ang mga gagamiting printer ng balota para sa 2025 midterm elections. Dalawang malaking makina ito mula Estados Unidos na may kabuuang halaga na 600,000 piso. Pagmamalaki ng COMELEC at ng election provider na Meru, kauna-una nito sa Asia na kayang mag-imprenta ng hindi bababa sa 1,000,000 balota kada araw. Kaya oras sa simulan ng printing sa Disyembre, target nila makumpleto ang 73,000,000 balota hanggang March 2025. Ang kaibahan nitong makina na to, from rolyo ng papel, nakikita nyo sa likod nyo, hanggang dulo, finished ballot na siya. Walang hahawak ng ballot. Yun na yung output niyan. Diretso na yan sa verification kagad. The best of the technical people we have around the world, dinala namin dito para mapabilis yung installation. Fully automated ang printing, kaya mabawasan din ang manpower. Pero paglilino ng COMELEC, hindi naman pwedeng pagkatapos ma-imprenta, walang intervention ng tao na makita yung mismong produkto ng makina. Yung po yung matagal. Kasi meron pong ballot verification feature tayong ginagawa. Yung nakikita ng naked eye, meron bang dent, meron bang maling kulay, mali ba yung time mark? Kasabay nito, naka-standby pa rin daw ang National Printing Office sakaling magka-problema. Sunod na tinignan naman ng COMELEC ang tent sa Manila Hotel kung saan idaraos ang filing ng Certificate of Candidacy para sa mga kakandidato sa Senado at party list mula October 1 hanggang 8. Maluwag at malaki itong bulwag ang gagamitin sa filing ng candidacy para sa mga tatakbong senador at kinatawan ng party list. Katunayan, kasyang araw dito ang hanggang nasa 1,800 na katao. Pero paniniguro ng COMELEC, mahigpit nila ipatutupad ang limitadong bilang ng pwedeng isama na companion sa loob. Desisyon naman daw ng regional offices ng COMELEC sakaling kailangang ilipat ng lugar ang paghahain ng COC dahil sa issue ng seguridad. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Guaves, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.